karagdagang detalye tungkol sa balita na pagsisigurador ng mga senador na walang mangyayaring coup d'etat sa Senado. Yung pagpapatalsik kay Senate President, ha? Coup d'etat. Coup d'etat. Yun ang spelling nito, coup d'etat, E-T-A-T. Ano bang... Sa aming mga Pranses, ha? Sa aming mga Pranses... Sa Paris, ano bang sa Paris? Ang ganito, ang ano yan, pagbigkas niyan, ha? Oh. Coup d'etat. Yun ang spelling dito, baguhin nyo to. Coup d'etat. O mga kapuso, yung pagpapatalsik daw kay Senador Juan Ponce Enrile bilang presidente ng Senado ng Republika ng Pilipinas, Dimparabelo, live, magandang umaga! Magandang umaga, Mike. Ginarantiyahan ng mga senador na walang coup d'etat laban kay Senate President Juan Ponce Enrile. Sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na kalokohan at paninira lamang sa imahe ng Senado bilang impeachment court ang intrigang coup d'etat. Di ni Pangilinan, walang pangangailangan na palitan si Enrile dahil saksi ang lahat sa husay at pagiging patas ni Enrile bilang presiding officer ng impeachment court. Si Pangilinan na isa sa apat na senador na kasapi ng Liberal Party na usual suspect kapag may alingas-ngas na coup d'etat sa Senado. Ayon din kay Senator Ping Lacson, hindi mangyayari ang isang coup d'etat dahil majority ng mga senador ang sumusuporta kay Enrile. Ani Lacson, walang senador na makakakuha ngayon ng 13 boto para palitan si Enrile bilang Senate President. Git din ni Senator Coco Pimentel, kontento siya sa liderato ni Enrile at hindi praktikal kung ito ikukudita dahil mabubulabog ang lahat ng kanilang trabaho. Lalong buo naman ang suporta kay Enrile ng mga itinuturing niyang kapwa muskitero na sina Senators Tito Soto, Gringo Nasan at Jinggo Estrada na pawang nagsabi na walang ibang akma bilang Senate President at Impeachment Court Presiding Officer, kundi si Senate President Enrile. Naniniwala pa si Senator Jinggoy na kahit Malacanang, hindi makikialam para patalsikin si Enrile sa pwesto. Ayon kapuso, Nim Farabelo ng GMA Super Radio, DZW.